Papatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. May mga bagong pasabog daw si Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Kahapon lamang sinabi ni Vice President Jejo Marbinay na mayor noong gawin ang proyekto na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil prejudged na raw ito. Sa kanya ay dadalo siya. Tinatanggap ng Mother Committee ang hamon ng kanyang kampo. Tinitiyak ng Mother Committee ng Senate Blue Ribbon na si Vice President Binay ay bibigyan ng patas na trato, sapat na pagkakataon at kaukulang respeto. Ang kailangan namin sa kanya ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Inaasahan namin na ibibigay niya ito. Thank you. Thank you, Chairman Gingona. Let's have a 1-minute suspension. Mga kapuso, yan po ang live na kuha sa Senado kung saan po ginaganap ang pagdinig tungkol dito sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Nagbigay na po ng pahayag ang Vice Presidente na si Vice President Binay na hindi siya dadalo sa naturang pagdinig na ito. At ang pagkakaintindi natin, Gara, dadating din ngayong nakumbida ngayong umaga yung sinasabing mga dami ni Vice President Binay para magbigay ng linaw. At alam natin, nag-confirm yata na dumating itong si Antonio Chu. Pero ito nga, si Tony Chu, mariin niyang itinatanggi na siya'y dummy at sinasabi niya nga na siya'y isang lehitimong negosyante na may 30 kumpanya at nakakasira raw sa kanyang pangalan itong pagtawag sa kanya bilang dummy ni Vice President Jejomar Binay. Well, I think understandable yun. Kung negosyante ka at maakusahan ka na hindi mo pera pala talaga yung gamit at galing from illegitimate funds, medyo makaka-apekto talaga. It would be unfair kung totoo ang sinasabi niyang hindi nga siya talaga ang dummy ni Vice President. Ito ang isa sa mga dapat nating abangan kung ano ang naging basihan ng mga senador, particular si Senador Antonio Trillanes, para sabihing dummy nga itong si Antonio Chu. At bukos dyan, sinasabi nila na may bago daw pasabog itong si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado dito sa pagdinig na ito. Kasi alam natin, matagal na panahon nagsama si dating Vice Mayor Mercado at si yung dating mayor, ngayong Vice President, Jejo Marbinay. No? At yung pagkakaintindi natin dito sa kanyang mga paliwanag nitong mga nagdaang Senate hearing ay parang right-hand man siya for the longest time ni Vice President Binay.